I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous bright. Yes, mga kabayan, kamusta kayo dyan? Welcome back to another vlog. Pag-uusapan naman natin yung mga naghuhulog ngayon ng 1,260. So, kung bago ka lang dito sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button at yung bell button para updated ka sa mga bago kong uploads, at pakipindot na din po yung all para at least updated kayo sa lahat ng i-upload kong videos. So, kung bago ka lang dito sa channel ko at napadpad ka dahil interesado ka na malaman ang pepensyonin mo according sa iyong inihulog, is kung hindi man ito yung kinukontribute mo ngayon, punta po kayo doon dito sa aking YouTube channel. Click nyo po yung videos, hanapin nyo po kung ano yung kinukontribute nyo. Kasi lahat naman po ng contributions is nagawan ko na po ng computations. So, pakihanap na lang po sa aking mga videos na na-upload, at hanapin nyo yung kinukontribute nyo kung andyan na po. Kasi lahat naman po ng contribute is nagawan ko na ng videos. So, sa example po natin ngayong araw na to is 1,260. At kung may katanungan po pala kayo tungkol sa SSS, is mas maganda na lang po magdirekta kayo mismo sa SSS para masagot po nila. Maganda din pong mag-email na lang po kayo. Mag-email po kayo sa member_relations@sss.gov.ph. So, doon po makukontakt nyo po. At kung paiba-iba po yung hulog nyo ng contributions, mas maganda gumawa na lang po kayo ng account sa my.sss. Punta po kayo sa kanilang website sa www.sss.gov.ph. So, gumawa po kayo ng account para at least makita nyo po kung magkano ang estimated pension nyo. Kasi kung paiba-iba yung pension contributions nyo. Kasi dito sa example natin, mga kabayan, kung sakaling straight kayo nagbabayad ng 1,260. Okay? So, ibig sabihin, kung nagbabayad kayo ng 1,260, ang average monthly salary credit nyo is nasa 10,500. So, paano nakuha yung 10,500? Makikita nyo po yan doon sa table of contributions ng SSS. So, kung ano yung hinuhulog nyo, andito din po yun, monthly salary credit nyo. O yung sinasabing average monthly salary credit nyo. Kaya nakuha po natin yung 10,500. So, para ma-qualified po kayo na mag-pension at the age of 60, yung sinasabi nilang optional retirement, at yung 65, yung sinasabi nilang mandatory requirement. So, sa example natin, mga kabayan, 10 years kayo maghuhulog ng 1,220. Ibig sabihin yan, kung 10 years is 120 months kayo maghuhulog. Sa loob ng 10 taon na paghuhulog nyo ng 1,260, ang total na nahulog nyo is 151,200. Ngayon, tatanungin nyo sa akin, magkano kaya yung magiging pension ko kung ganito hinuhulog ko straight sa 10 years? So, sabi ni SSS, may tatlo kaming ginagamit na computations, at kung sino man yung pinakamataas na lalabas na value doon, iyon ay magiging pension nyo. So, sa computation number 1, sabi ni SSS, 300 plus 20% ng average monthly salary credit plus 2% ng average monthly salary credit times CYS minus 10. So, ibig sabihin, CYS is credited years of service, kung ilang taon kayo naghulog, in excess to 10 years. So, sa lampas ng 10 taon, ibig sabihin na. So, let's simplify the equations, mga kabayan, para masundan nyo. So, sa example natin, ulitin ko ha, 10 years na naghulog ng 1,260, at ang average monthly salary credit niya is nasa 10,500. So, let's simplify. I-copy lang natin, 300
plus kukunin natin yung 20% ng average monthly salary ng 10,500. So 20% ng 10,500, lalabas po dyan is 2,100. Ngayon, plus, sabi dito, plus. So, i-plus natin. Kukunin naman natin yung 2% ng average monthly salary credit. Ibig sabihin, pag 2% ng 10,500, lalabas po dyan is 210 times credited years of service minus 10. So, in sa sobra ng 10 taon. Dahil sa example natin, 10 years lang siya naghulog. So, wala tayong mapapala dito sa 2%. Kasi nga, 10 minus 10 is equal to 0. So, lalabas dyan 0. So, 210 times 0 is equals to 0. So, gamit ang computation number 1, mga kabayan, lumalabas na ang value is 2,400. At gamit din ang computation number 1, mga kabayan, kung the more pala kayo years, 10 years pataas kayo maghuhulog, ibig sabihin, may maita times tayo dito sa 2% ng average monthly salary credit. So, lumalabas na mas effective ang computation number 1 kung the longer years kayo maghuhulog. Okay? So, sa madaling salita, kung 10 years lang, ang lumabas na value is 2,400. Kaya sabi niyo po yan, mga kabayan, susulat natin. So, computation number 1 is 2,400. Ngayon, kung naalala niyo siya, sabi ko kanina, tatlong computations yan na ginagamit ni SSS. At kung sino yung pinakamataas, yun ang susundin ni SSS. Ngayon, sa computation number 2, napakadali naman. Naintindihin, 40% daw ng average monthly salary credit. So, 40% times 10,500 is equals to, gamit ang inyong percentage calculator, mga kabayan, 4,200. So, lumalabas na medyo nagliliwanag yung kanyang pepensyonin, ha? Lumalabas na may 4,200 sa loob lang ng paghuhulog ng 10 years. So, medyo mas mataas na sa computation number 1. Computation number 2, mga kabayan, sorry. So, sa computation number 2, 4,200. Okay. Hop! Hindi pa natatapos. May computation number 3 pa, mga kabayan. Sabi ni SSS, dito sa formula ng computation number 3, sabi niya, 1,200 daw ang magiging pension nyo pag 10 years pataas kayo naghulog. Pero hindi naman tataas ng 20 years. At 2,400 ang pension niyo pag 20 years pataas kayo maghulog. So, madali lang intindihin to. Depende naman sa years na naghuhulog kayo tungkol dito sa formula na ginamit nila o computations number 3 na ginamit ni SSS. So, lumalabas, mga kabayan, nandito siya sa 1,200 kasi 10 years lang siya naghulog. So, computation number 3 is 1,200. Disclaimer lang po, mga kabayan. So, maaring mababa masyado itong computation ko or masyadong mataas naman. Pero ginamit lang po naman natin according sa computations na ginawa ni SSS. So, kung may plus man yan, dahil nga, di ba may mga sinasabing increase ngayon ng SSS, so maaring pwedeng mas mataas pa dito yung magiging value ng inyong pension. Okay? Pero sa madaling salita, sa basic computation na ginagamit natin, wala pa yung mga additional, ito yung lumalabas na value sa 10 years na paghulog nyo ng 1,260. So, lumalabas, 10 years na paghulog ng 1,260, ang estimation na magiging pension nyo is 4,200.
Bakit 4,200 hindi po 4 or 1,2? Kasi nga, sabi ni SSS, kung sino yung pinakamataas na value na lalabas sa computations, yun ang susundin ni SSS na magiging pension nyo. So, tandaan nyo mga kabayan, dapat at least nakapaghulog kayo ng 120 months o 10 years para ma-qualified kayo sa monthly pension. At hindi ko din ina-advise na hanggang dito na lang yun hinihulog nyo. Mag-ladderize po kayo ng yearly hanggang maabot nyo yung maximum na paghuhulog ng SSS. Mas maganda po. Kasi ibig sabihin, the longer the years na maghulog kayo at the higher the contributions ang kinukontribute nyo is expected, syempre, na mas mataas din ang magiging pension nyo pagdating ng panahon sa SSS. So maraming salamat and God bless mga kabayan. At kung bago ka lang dito sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button at pakipindot po yung bell button at yung isama nyo na yung all para at least updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Maraming salamat and God bless mga kabayan. Bye-bye.